Ngayon nakatadhana ang pinaka-special na guest ngayon sa bago nating Pep Talk episode. Ang Anthony na nagpakilig sa pelikulang That Thing Called Tadhana, si JM De Guzman. Ayun. Mati naman natin mga Pepsters natin. Hello mga Pepsters, sabi sa kayo dyan. Peace. So yun, JM, sobrang hit yung movie na That Thing Called Tadhana. Ano masasabi mo doon? Thank you, Lord. And sobrang blessing in disguise sa, talaga sa akin yung movie. Tsaka, yun nga, noong festival pa lang, Cinema One Originals, masaya na ako nun na dun pa lang napasabi na ako doon. Yung role na binigay, yung material, sobrang swerte na. Ang ganda pa ng bonus, yung na-distribute siya ng Star Cinema. Mas maganda po yung feedback. During the festival ba, in-expect mo na magkakaroon ng ganitong reaction from the public? Hindi ako nag-assume or nag-expect. Pero meron talaga akong tiwala din sa mga. Parang meron talaga na basa mo siya. May chance. Na-surprise na lang ako. Kasi ngayon, yung reception talaga ng tao, hindi lang yung mga ordinary, kahit yung mga kapwa niyo, artista, talagang galing na galing sila sa kwento, sa pag-portray niyo. Ano yung pakiramdam na ganun talaga yung pagtanggap? Napaghalataan lang na ano. Maraming mga nagpapanggap na naka-move on. Nung napanood yung movie. Hindi pa pala, ano, naka-relate lahat, nagsilabas. Talagang may hugot din eh, no? Naka-relate lang po siguro talaga. Ikaw ba, doon, habang ginagawa niyo yung movie, meron ka ba certain part ng movie na talagang nakahugot ka rin at naka-relate ka at naging paborito mo? Actually, halos lahat eh. Halos lahat. Kahit yung kay Miss, relate pa rin talaga eh. Siguro lahat naman tayo na pagdaan. Mm-hmm. Or kung hindi man, malapit doon. Sa mga linya, kasi ngayon parang ang daming lumalabas na 10 hugot lines from Tadhana. Kung ikaw ang tatanungin, ano yung hugot line na pinaka-paborito mo from the movie? Baka may top 3 ka dyan. Yung most favorite hugot. Kahit Maze, kahit ka galing kay Maze o yung sa character mo si Anthony. Ako yung line ni Anthony na misa yung, kung mahal mo, bulin mo, huwag bitawan, huwag kang papagod, sorry, mahal kita eh. Tapos yung isa, love is sweeter, the second time. Si Fitzgerald ba ito? Si Fitzgerald ba eh. Ano yun? There are all kinds of love. Love is the same. Love twice. Sabi ni Tito Fitzgerald. Hinginom. Tsaka yung line ni Mace na 7 words. Hindi na kita mahal. Makakaalis. Makakaalis ka na. Kapalit yun ng 8 years na pinagsila. Parang ano lang. Hindi ko pa na ano yun na experience. Pero parang ang hapdi ng line. Parang, na 8 years din tapos sa 7 words. Parang Steve. Pulong-pulong ng feels. So ikaw ba, doon sa habang ginagawa mo yung movie, meron bang parang personality mo talaga na pumasok doon sa movie? Oo, opo. Siguro mga 30 or 40. Yun, 30 to 40. Sabi nila, yung movie daw, medyo parang simple lang ang dating yung narration, ganyan. Pero sobrang hit nga, di ba? Talagang umano sa audience. Sa iba, masasabi mo bang simple yung movie habang ginagawa niyo yun? Oh, actually. Right? And yun din siguro yung ginusto ni director eh. Ganun lang din yung gusto niya. Hindi masyadong gusto. Parang lakihan. Kasi, actually, mapalaman na talaga yung script eh. Hindi ko alam. Siguro yun yung treatment niya talaga. Pina-feel niya sa amin na gusto niya. Tapos masasabi niya na parang somehow, medyo kapareho siya nung Before Sunset, Before Sunrise, na puro dialogues lang. So medyo tingin niyo ba naging peg yun? Or actually, yung story conference namin, sinabi na parang hindi man na-require, parang mas ginano nila sa amin na panoorin yun Before Sunrise, Before Sunset, Before Moonlight. Pinunod ko. So, ayun.
Parang ganun. May... Mas gusto mo ba yung ganung ano, parang ganung type na movie? Puro dialogue. Puro dialogue. Conversational, oo. Ganyan. Mas ano siya, mas... Mas madali ba? Less physical. Mm-mm. Kasi yung mas magalaw na pelikula. Parang kasi sinabi, di ba, as is where is. At ito ha, nung opening day. Nung opening day, premiere? Spotted. Hindi, opening day opening sa cinemas. Spotted ko kayo. Siya yung nakita. I-dressy sa Eastwood. Yan tayo eh, di ba? Exercise diba? Na habang. Diba yung... Spotted ko kayo, sabi ko, okay. Segway. Siya yung nakakita eh. Naman. At marami naman kasing natuwa nung mga nakakita. So, kamusta? Magkakasama kami noon ni Director Net, si Desi, si Direct Neil, tsaka si Miss, yung wife ni Direct Neil, si April. Sabay-sabay kami ano. Actually, ano pa lang yun, plano na namin yun, Cinema One Originals pa lang. Kaso, hindi kami nakakuha ng ticket. Na, tapos, yun lang natuloy. Saya. So, clarify lang natin, hindi ito kayong dalawa lang. Group date siya. At pinili niyo ba talaga na doon kayo sa medyo gilid na kaupo at hindi yung sa gitna? Okay. In-stalk kayo! Sarbahan ko lang naman. Wala nang ano. Wala sa, na ano, Nux. Doon na lang meron. Tapos yung pinakadulo. Eh, bakit yung pinakadulo dito? So, hindi ko kami sa gitna. Dahil doon sa Spotted na yon, marami tuloy nagtanong, si JM ba ready na bang ma-in love? Kasi ang dami natin naghihintay na girls. Oo, lalo na nun sa movie na to, parang lahat sila gusto ng si Anton. Oo nga. Gusto ng Anthony yun. At JM sa buhay nila. Ayun. Ano ba yung tanong? Ready na ba? Like Anthony na parang sa ending eh parang merong something pa. Siguro doon sa love, ano na yun eh. Wala nung, lahat nga doon parang kinaka-excite, diba? Kasi masarap na feeling yun. Naka-inspire. Nakakatakot ng, siguro, ano. Nakakatakot, parang. Parang hirap sabay sa lahat. Tsaka hirap i-assume o plano yun o pwede. Ewan. So ano ka? Yung arrow o yung heart? Sa arrow with a pierced heart? Alin ka doon? Siyempre, mas gusto ko yung nagbibit-bit. Yes! Kasi lalaki dapat nagbibit-bit. Eh, pero siya yung naiwan. Well... Okay lang yun. Slowly. Na-mention mo kanina si Antino yun, hindi ako. How many percent ba? Or gaano ka nakaka-relate dun sa character? Percent doon si JM sa totoong buhay. Pagdating siguro sa ano, sa love, less kami pag ano, hopeless romantic. Oh. Kailangan buo siya ng tubig. Para mag-isa. Na malamig. Para mag-ising. The self-serving kasi mag-isa mo gagawin. Pagkatapos mo siya. In fairness talaga ano, ayun. Tumatak lahat eh, yung kaysa, tatandaan ko JM, may iba ako. Since, ito kasi parang naging comeback mo na rin. Di ba? Big comeback kasi itong big movie. Ngayon, in-expect ng mga tao, anong magiging, anong JM ang makikita nila ngayon? Siguro, masasabi ko po na, ano, I'm at my best. Yun. Ngayon. And, siyempre, inspired. Mas ready to take risks para mas makapag-present pa ng, mas makapag-trabaho pa ng, ano, ayos. May mga big improvements ba from your old self ngayong... Siguro. Like what? Maturity din. Paano i-take yung mga bagay, problema, mga circumstances. Utak na pinapag-ahon yung emotion. Bata ko. Emo talaga. Oo, eh, parang gustong-gusto ko yun. Dati, gustong-gusto ko yung I'm in pain. Sincere boy, no? But, ikaw din naman, diba? diba? Sarap-sarap. Oo, oh, ganyan din dati. So, nalagpasan mo na yung moment na yun? Oo, oh, nakakaano lang. Nakaka-drag. So, kanyang lessons na natutunan from your old self? Patience.
Simple lang yun. Perseverance. Mm-hmm. Ano ba? Yun. Diretso lang. What made you realize na, no, JM, kailangan ko nang magbago? Ganun. Ito na yun eh. Binigyan na uli ako ng bagong break. Yan, ito diba? Na lahat. Bago. Pa-realize. Minsan, kailangan pang mawala unti-unti lahat eh. Diba? Including yung trust, yung opportunities, bago pa magising. So, umabot pa ako doon. Okay. Oh, nakawala yung mga pinagirapan ko, ganyan. Kahit hindi naman sobra, pero pinagirapan pa rin yun. So, ayun. Parang bigla akong andyo, papayag na. During that time ba, sorry ah, nagtanong na ako kasi, during that time, naisip mo ba na, yun nga, makakabalik ka pa? Or different career na yung tatahakin mo? Actually, wala na. Parang sa loob ko, wala na ito. Wala na ako. Pero, kahit ganyan na sa isip ko, parang, inano ko pa rin, parang, bago ako makalabas ng lab. Papalag pa rin ako. Subukan ko pa rin one last shot. Baka sakali. Pero, ayun. Buti na lang. Maraming, ayun. Since yung nangyari before, medyo publicized siya, di ba? Hindi ka ba nag-hesitate na baka maging iba na yung reception ng mga tao? Stigma. Oo. May worry ako ngayon. How are you dealing with that ngayon? Well, di makakatulong pag inisip mo na lang parati yung isipin iba. Parang kukulong ka lang niya. So, hindi makagawa ng maganda. Pero maging productive. So, hindi ko na lang din inisip. When you were starting to come back na, napansin ko yung nagpo-post ka na ng photos with your families. Kamusta yung ano nila, support nila sa iyo during that time? Solid po. Kasi before, nag-solo ako eh. Mm-hmm. 18 pa lang ako, nagka-college ako, mag-isa na ako. Tapos lumayo ako sa family. Mm-hmm. Parang yabang ako na kaya ko diskarte ang tumag-isa niya. Pero nung, ayun, emotionally, hindi ko na kaya, ayun, mentally, parang gano'n. Andiyan pa rin sila. So, sobrang, nung ko na-appreciate yung family talaga. Kasi, kahit meron ako, kahit wala ako, kahit down ako up. Mm-hmm. Kahit di mo hingin, to the rest of sila sa akin. So, family talaga yun, yung, basic. Yung siguro yung, sagot ko kanina yung lesson ito. Oh, yeah. And lastly, for that issue, ang tanong ko is, na-bother ka ba nung may mga lumabas na may mga, yun, na-write up na parang nakikita ka raw, ganyan. To clarify lang din, kasi that's for all. Nakikita ka sa mga bus daw, nagpa-play ka ng guitar. Ayun dati? Oo. Oo, oh, may ganun ako, ano eh, trip eh. No, to clarify lang, so... Bago mag Pedro Calungsod, tinry ko maging siya eh. So parang ano yun? Kami sa Chino ko, tapos sinyelas lang ako, tapos sombrero ako, banig, tapos yung bag na banig. Tapos pumunta ako ng Baclaran, nag-pray ako doon, nag-ikot-ikot. Akala nila, naumalimus ako. Yun nga, yun yung lumabas. At least na-clarify ngayon kasi hanggang ngayon di yata. Part yun ang pag-prepare mo dun sa rules. Na-judge. Na-judge ka na. Sobra naman yun. Nagbagsak pa nga ako ng pera dun sa binili kong kandila. Hindi mo ba ni-regret na ginawa mo yun? Parang na-judge ka pa ng mga tao. So, bumili ako ng mga... Sorry. Nag-ikot ako dun sa Baclaran. Bumili ako ng mga info about Pedro Calungsod. Tapos, statwa niya. Oo. Kasi sabi ng lolo ko, yung boy pa, magdasal ka sa kanya para mag-guide ka na sa movie. Ending, hindi ako ninas. At least meron naman kapalit na kapalit. Pero yung kapalit naman yan, bongga. Wala ko pa yung gitara ko.
Na-judge ka nila sa part na yun, no? Habon daw. Judgers? Oo. Sabi nga ni Maze, di ba? Stop judging me! Ayun. So, ano pang maaabangan mo? Abangan sa'yo this year? Sa career mo ngayon? Showbiz career? This much daw, ano. Actually, kanina, nag-attend kami ng concept presentation for a new soap. Tuloy na daw, may go signal na. This March, it's a start in taping. Hindi pa daw pwede sila yung title. Pero teleseries or movie? Teleseries. Okay. So, mas visible ka na talaga this year. Sana. Gusto kong paniwalaan sila eh. Sabi nila, tuloy na daw. Claim mo yan. Claim law of attraction. So, yun. Isa pang purpose kaya nandito tayo ngayon sa Safeway. Yun na yun eh. Sabi nila, eh, yun nga, renewed, di ba? JM, yes. Healthy living na. So, siyempre. How often ba yung pag-workout mo? Wala akong ginagawa. Actually, halos everyday ko dito. Wow. 8 hours. Simula. And anong workout mo? Lahat. Dito pa lang. Spoiled nga ako dito. Boxing, wrestling. So, 2, tapos mga 8, 9 ako uwi. Kalagitnaan, tutulog ako dyan. Tapos nung nagkaroon ng trabaho, wala na nga lang. Thrice a week. Kasi ngayong summer, syempre yung mga tao, gusto nila lahat maging summer buds. Ano mga advice mo sa kanila para naman medyo maging fit din sila? Kung alam eh, kasi... Oo nga, ano advice ko sa... goal ko pa rin yun eh. Parang yun kailangan ko magpapit pa. Pero, di ba, ikaw, doon sa mga gusto magsimula, ano yung ano mo sa kanila? Diba? Siyempre, hindi naman... Wala naman mangyayari kung hindi mo sisimulan, di ba? Wala kang... Eh, dalawa lang naman yun. Kailangan mag-exercise, tsaka yung kain mo. Diba sabi nila, 70% daw yung kain. 30% lang yung work. Okay. So, ayun, kailangan commitment din. Ikaw ba, ano yung words na pinaka mabigat mo? At 190 plus. What? Anong age ko nun? 190? 18, 19. Ah, wait, oo, sa Star Magic kasi parang yun yung pakilala sa'yo before. Nung nilaunch ka, parang, oh, dati eto, medyo chubby siya. Naalala ko na, birthday fest ko. Hindi, ah! Pero diba yun yung, ano, pakilala, pero cute na daw ngayon. Oo! At least naman mo. Binayad ko sa'yo, dyan pa. Dito ba? Ang bayad namin mamayad. Tapos anong ginawa mo that time? Ano yun? Araw-araw ako nag... tumatakbo. Tapos, kinakain ko lang. Nagpapaturo ako nun kay Raf. Rafael Rosel, nakatrabaho ko siya. First, pagbalik ko ng ABS since bata ko. Siya yung kasama ko. Midnight Phantom ba yan? So, nag-start yung Midnight Phantom. Malaki pa ako. Tapos, tinuruan niya ako ng mga failure exercises, mga kakainin. Tapos yun, hindi akong pumayat mo. So, ngayon, ano yung goal mo? Fitness goal for this year? Sa weight ko, kailangan ko pa mag-lose ng 8 pounds. Target ko kasi 145. Para sa gitna siya ng sakto lang sa height ko. Okay. And you're into MMA. Ano ba to? Serious na ba to? Dati, ano ko sa kanya, nagko-compete ako wrestling. Amateur. MMA. Ganun nung college ako nun. Pero ngayon po, ano, yung priority ko, work na din, tsaka mga, ang dami yung mga malulupit yan. Mga talagang buhay nila itong MMA. Hindi na ako masya. So, for so, others, hubs. At least yung pagpapapayat ko, na-enjoy ko. Tapos, mahal ko rin yun. So, yun. Ready na ba kayo? Ready na ba kami? Ayun, oo. Recapsters, abangan nyo kasi tuturuan kami at makiki-workout kami kay JM para sa ating Pep Talk Challenge! So, abangan nyo yan, Pepsters.